Masayang pabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA-ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang hapon sa inyong pong lahat. At binabati ko po kayo ng isang masigasig na hapon ngayong araw po na ito. Nais ko po munang batiin ang amin pong SDS ng SDO Las Piñas po. Wala pong iba kundi si Dr. Joel T. Terecampo. Ang amin din pong napakasipag na ASDS, wala pong iba kung hindi po si Mr. Juan C. Obierna. Binabati ko rin po ang amin pong principal o punong guro po ng Las Piñas City National Science High School. Walang iba po kundi si Ma'am Leonora Ilustre. Sa mga kasamahan ko pong Etulay Tutors at ang kasama ko po ngayon si Tutor Joy na tutulong po sa akin ngayon na makapag-present ng lesson para po ulit sa ating ALS LS2 Elementary Science. Samahan niyo po ako. Ako po si Tutor Marge. Ayan, nalito na rin ako. Nakakalimutan ko na rin yung letter R. Ako pala si Tutor Marge, hindi pala si Tutor Madge. Ayan, kasi may isa din po tayong tutor, si Tutor Madge. No po? So, samahan niyo po ako ngayon sa araw na ito para po mag-aral muli ng bagong lesson sa LS2. Every time po na Tuesday or every Tuesday, makakasama niyo po ako o kaya naman po si Tutor Happy galing po sa SDO Manila.
Kasama ko po siya nagtuturo ng ALS LS2 Elementary for Sciences at kasama ko rin po siya na nagre-record din po si Tutor Happy ng ating mga Etulay TV for Sciences. Abangan niyo po yan at panoorin niyo po yan sa TV. At sa mga nanonood po ngayon, na kayo po sana ay mag-share, mag-like at mag-follow ng ating mga pages sa ating Facebook. Meron po tayong DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo. Meron din po tayong YouTube channels. Paki-like rin po, paki-subscribe. Meron din po tayong DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, at yung DepEd TV po natin. And every 5 to 6 p.m., ALS Learning naman po tayo. Ito po ay para sa elementary. Pero kung hindi po kayo nasa elementary, you are very much welcome to join and participate sa ating klase dahil alam naman natin na makaka-relate din po kayo sa pag-aaral natin ngayong hapon na ito. Pwede nyo rin po itong i-share para mas marami pong bata ang makapakinig at makapag-review tungkol po sa topic natin ngayong araw na ito. Ayan, so marami po tayong mga likers at nag-heart ng ating post. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po yung mga guru ng ALS. Alam ko po na mahirap talaga magturo ng ALS. Ako, challenging talaga siya. Tas elementary pa siya, di ba? So ano po ang ating pag-aaralan ngayon? Ito po ay karugtong ng inaral natin nung nakaraan kasi medyo nabitin po tayo dun sa inaral natin, di ba? Magandang hapon po, Mr. Enrico Dalupan. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At magandang hapon din po sa ating mga learners. Pollution Fighting Force. So last time, nag-aral tayo ng tungkol sa pollution, di ba? Kung naaalala nyo yung inaral natin tungkol doon sa pollution, yun yung mga pollution sa tubig, pollution sa hangin, pollution sa lupa. Ayan, marami tayo at isa tayo sa pinakamalaki ang kontribusyon dito sa pollution na yan. Ngayon naman, pag-uusapan natin sa araw na ito, ang tungkol po sa pollution fighting force. Ano yung mga bagay na pwede nating gawin, di ba? Hindi kasi pwede na gagawa at gagawa lang tayo at magkukontribute tayo. Meron pa rin yung, kumbaga, solusyon. Ayan, hahanapan pa rin natin siya ng solusyon. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang ating learning objective for today. Ayan, actually, yung objective niya, demonstrate. Kaya lang dahil tayo ay nag-uusap ngayon virtually, pinalitan ko siya ng enumerate activities to fight pollution in your home and your community. So kung kayo po ay guro ng Etulay, at kayo naman po ay estudyante na nag-aaral ngayon, hindi importante lang na alam natin. Ang mas importante ay kung ano ang gagawin natin, di ba? So knowledge is not just, you know, it's just knowledge without application. And learning without any change in behavior is not actually learning. Ibig sabihin, oo, natutunan mo siya pero hindi mo naman talaga siya ina-apply sa daily mong buhay or sa ginagawa mo, then may learning ba talagang nangyayari? So, yun yung isang kailangan nating pag-usapan ngayong araw na to. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Amor Telebrico Politics. Magandang hapon po sa inyo. At sa ating mga nanonood, sumasubaybay ngayong hapon na ito. Magandang araw din po ulit. Ayan. So, simulan po natin muna sa ating Let's See What You Already Know. So, dito po sa part na ito, I think kung kayo po ay nag-aaral at sumusubaybay ng ating ALS lessons at kahit po yung mga lessons sa iba pong mga subject, alam nyo na kung anong gagawin natin dito. So, dito po susukatin kung ano na po ang inyong alam tungkol sa pag-aaral natin ngayong hapon. So, wala po ditong talagang meron tamang sagot pero okay lang na kayo ay magkamali or magbigay ng maling sagot kasi nga ito ay basis lang sa kung ano ang inyong alam at the moment, di ba? Kumbaga parang nag-advance reading ka lang, nagbasa ka lang or masipag ka mag-aral pero or naaral mo na before pero medyo nakalimutan mo na, so i-check natin 'yan. So simple lang naman yung gagawin natin. Magbibigay ako ng mga tanong at may mga choices tayo doon at pwede po kayo mag-participate sa ating discussion sa pamamagitan ng pagko-comment sa ating chat box. Ayan, para mas maging interactive yung ating pag-uusap, 'di ba? Iba kasi yung feeling pag nakaka-relate ka. Ayan, nagpa-participate. Ayan, lalo na yung mga learners natin na nasa bahay, yung mga nakikinig, 'di ba? Ayan, so simulan na po natin ito. Question number one. What are the 3 R's of good waste management? Again, what are the 3 R's of good waste management? Is it letter A, reduce, reuse, redo? Letter B, recycle, retry, redo?
Letter C, reduce, reuse, recycle. Again, what are the three R's of good waste management? Is it letter A, reduce, reuse, redo? Letter B, recycle, retry, redo. Letter C, reduce, reuse, recycle. Wala ba kayong parang familiar? Di ba may kanta pa nga yan eh. Ewan ko kung alam niyo. Pero ako kasi, nung bata ako, lagi akong pinakakanta ng teacher kasi mas madaling natatanda ng bata pag kinakanta, di ba? Yung tono, parang kahit hindi niya masyadong totally naiintindihan pa, mas lalo niya napapamiliarize yung sarili niya. Sabi ni Sir Enrico, letter A, ay, binawi niya. Sabi niya, hindi, hindi, letter C pala. Siguro kumanta muna si Sir, na-realize niya na, ay, ito pala yung sagot. So, anong tamang sagot? Ang tamang sagot ay, tanan, it is reduce, reuse, recycle. Kung naaalala ko, ito yung kanya, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, parang ganon. So, ako, lagi kong pinakanta yun, so, naisip ko, ah, okay, reduce, reuse, recycle. And dapat ganun yung order niya, tama po? Ayan, so, tamang sagot sa number one ay letter C, reduce, reuse, recycle. Yan yung 3 R's of good waste management. At mamaya po pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga dapat isalang-alang sa pag-sort o pag-i-implement ng 3 R's. Pwedeng narinig na natin ito, pero ang tanong, ginagawa ba natin siya? Kasi magkaiba yung nga yung alam mo sa ginagawa mo. Okay, next po. Question number 2. How many containers should you have to separate garbage? Again, how many containers should you have to separate garbage? Is it letter A, 2, letter B, 3, letter C, 6, or letter D, 7? Again, how many containers should you have to separate garbage? Is it letter A, 2, letter B, 3, letter C, 6, or letter D, 7. Ayan. So, yung iba baka tumingin pa, sumili pa sa bahay. Ilan ba basura namin sa bahay? Ilan nga ba dapat? Diba? Pag kayo ba ay bumibisita sa ibang lugar, sa mall, ayan, ilan ba na-oobserbahan nyo? Sa school, ilan ba dapat? Ayan. So, ang sagot ni Sir Enrico, number 2 is letter B. Sabi ni Ma'am Mary De La Paz na letter B, 3. Ayan. Ngayon, ang tanong ko sa bahay nyo, ilan ang basurahan nyo? Ma'am, isa lang po. All in na. Nakalagay na lahat doon. Diba? So, tama ba yung ganon? So, mamaya, pag-uusapan natin yan. Ang tama sagot dito ay letter B, 3. Dapat, 3. Should you have to separate garbage? So, dapat mayroong 3. Pero may ibang lugar, more than 3 yung kanilang containers. That is being more specific. Kung mas lalong diverse at gusto mo talagang isort siya in a more organized manner, more specific manner, pwede kang magdami ng containers. Pero typically and standard, at least 3 dapat yung ating ginagamit. Diba kung pumunta kayo sa mall, anong kulay ng mga basurahan na yon? Napapansin nyo ba yon? Pag kayo yung nagtatapon ng basura? Ano bang mga kulay ng basurahan na re-recognize nyo? O kung kayo ay may anak na pumapasok sa school, pag nagtatapon ng basura, ano yung mga naaalala nyong kulay ng basurahan? Diba, merong kulay green, may kulay red, diba, may yellow, merong black, may naalala pa akong ganda. Depende sa combination eh. Minsan ang magkakasama, red, green, tapos may black, o kaya naman pwedeng black, green, yellow, ganon. Kaya next po. Question number 3. Dito naman po, you have to identify ano po yung tinutukoy netong statement na to or yung question na to. So, palawakan ng alam. Ganon. So, wala tayong choices. Wala tayong A, B, C, D. Kayo po ang magbibigay ng sagot. So, number 3 question. What kind of gasoline should you use? So, you won't release lead into the air. Again, what kind of gasoline should you use so you won't release lead into the air? Ayan. So, ano po ba kaya? Siguro kung kayo po ay may kotse or aware po, pinapansin nyo pag nagpapagas yung mga jeep, di ba may mga options ng krudo doon? Ano kaya yung best na gasoline para hindi daw mag-release ng lead sa air?
Yung sa palagay niyo yun, di ba may mga options doon na ayoko magbanggit ng brand. So, di ba may mga diesel, may mga ganon, may mga unleaded, may mga ganyan-ganyan. Alin kaya doon? So, palagay niyo, pwede niyong hulaan. Ayan, hindi yung brand ng krudo yung pinag-uusapan natin, yung kind ng gasoline mismo. Ano sa palagay nyo? Will that be diesel? Or will that be unleaded? Ayan, sabi ni Sir Enrico, ang sagot niya dito is biodiesel. Kayo po, anong naiisip nyo? Actually, wala po kong idea kung talagang LED eh. Pero di ba madalas may napapansin kayong lagi nilang pinapakarga sa sasakyan? Ayan, at ito po ay unleaded gasoline. So, the type ng gas na mas na ginagamit para hindi po mag-release ng lead sa air ay yung mga unleaded gasoline. And usually, pag magpapakarga sila, sinasabi nila, kuya, unleaded. Kuya, unleaded. Yan, lagi ko naririnig yan eh. Pag halimbawa, kahit nakasakay lang ako sa sasakyan, maririnig ko, yun yung ipapakarga. Usually, unleaded. Right? Ayan. Unleaded. And next question, number 4. What government agency goes after smoke belching vehicles? Again, what government agency goes after smoke belching vehicles? Ano ba yung smoke belching? Are you aware of that? Familiar po ba kayo sa smoke belching? Yung siguro may mga napapansin kayo ng mga sasakyan na maitim yung usok na binubuga. Ayan, masakit na sa ilong, hindi na healthy, nakakadumi ng environment. Sino daw, anong government agency ang tawag nito, ang naka-assign or should I say sumisita sa mga or nagmo-monitor ng mga sasakyan na nag-smoke belch? Ayan, alin po kaya dito? Ayan, ang sagot ni Sir Enrico, kompleto, walang shortcut, the Department of Environmental and Natural Resources, or DENR. DENR, ayan. For number 4, yes, Sir Enrico. And let's see kung ano po yung sagot natin dito. Yung iba medyo mahihain, no? Hindi sila kumo-comment. Siguro, kinikip nila sa sarili nila yung sagot. Pero kung sakali man po, you can still check yourself kung pareho ba ng sagot. Ayan, at according po dito sa ating module, ang tama pong sagot ay Land Transportation Office or yung ating LTO. I think ngayon sa procedure ng LTO, meron na silang parang may mga parang check din sa ginagamit nating mga sasakyan. Parang may mga dinagdag sila na steps when you renew your license. Ayan, so may mga ganun po, no? So whenever meron daw pong nagsismoke belch o merong mga sasakyan na nagproproduce ng mga maiitim, maduduming usok na hindi dapat, di ba? So, kanino tayo hihingi ng tulong? Kanino tayo magre-report? Sa LTO. Ayan. So, ayan. Pero salamat po sa inyong participation. Again, okay lang din po tayo na magkaroon ng ibang sagot kasi mamaya malalaman din naman natin. Kaya tayo nag-aaral, di ba? Ayan. So, maraming salamat po sa inyong participation. Next question, number 5. You can make organic blank and blank for your plants. Ito medyo parang anlawak. Sige, bibigyan ko po kayo ng clue para at least magkaroon kayo ng idea kung anong ilalagay nyo. You can make organic blank starts with F and blank starts with P for your plants. Ayan, ito yung additional clue. Ito yung nilalagay sa halaman para yung halaman mo ay mas maging malusog pa, mas maging mas malaki. Hindi sila lapitan ng peste. Ganon. So ano kaya iyon? Again, you can make organic blank starts with F and blank starts with P for your plants. Ito yung nilalagay para yung halaman mo ay mas maging malusog. At yung isa naman ay nilalagay para yung halaman mo ay hindi kapitan o lapitan ng peste. Ganon. Ano ang ating sagot? Letter F and letter P. Ayan, letter P po yung isa. P as in papa. Ganon. Ano po yung ano natin? Ano yung sagot natin? Ay, sabi ni Sir Enrico, that's fertilizer and waste. So tama naman yung una, Sir Enrico. Ang problema yung pangalawang salita. Dapat mag-start siya sa letter P. Ayan, so you can make organic fertilizer and
P for your plants. Ano yung letter P na yon? Ayan, what do you think is that? Ito yung nilalagay para yung halaman mo ay hindi mapeste o hindi kainin ng insekto, ng mga kung ano-ano. At least, yung itinanim mo, maha-harvest mo siya as is. Hindi siya mababawasan, hindi ka mauunahan ng mga insekto or hayop na kakain dun sa iyong pananim. Ano yon? That is letter P, that is pesticide. Ayan. So, ang tamang sagot sa number 5 ay you can make organic fertilizer and pesticide for your plants. Ayan. Sabi ni Ma'am Mary de la Paz, soil. Ay, naku ma'am, sayang. Mali lang po yung ating sagot. Pero okay lang po yun. At least tayo ay nagpa-participate, diba? So, fertilizer and pesticide. So, number 5, ah, pwede pala tayong gumawa ng sarili nating fertilizer. Hindi na pala natin kailangan bumili parati, diba? Actually, yung mga nagagamit natin sa kusina, pwede na natin gamitin yun eh. Oh, makakabawas-bawas na yun sa pinoproduce nating basura every week or every day. Lalo na kung mahilig kayong magluto sa kusina at mahilig kayong magluto ng gulay, kumain ng prutas, di ba? Yes, sabi ni Sir Enrico, ang kanyang score ay 3 over 5. Yes, very good po kayo, sir. Sabi ni ma'am, plant fertilizer. Ah, kasi po magkahiwala yung salita natin. Yung isa ay letter F, yung isa ay letter P. Pero tama naman kayo dun, ma'am, sa una. That's fertilizer for the first one. So after that, let's proceed na po sa ating lesson. Ano na po yung pwede nating gawin? Ano na yung mga bagay na pwede nating isalang-alang at pwede nating isagawa para naman makatulong tayo dun sa binabanggit nating mga problema nung nakaraang nag-usap po tayo, di ba? Kung babalikan natin yun, ma'am, ano po ba yung pinag-usapan natin? Nag-usap tayo sa mga pollution na nagagawa natin. Pollution sa tubig, pollution sa lupa, pollution sa hangin. Di ba, simula natin dun sa pollution sa lupa. Anong nangyari sa pollution sa lupa? Kalat dito, kalat dyan. Yung mga napapansin nyo, sumakay sa jeep, pagkakain ng ganito, tapon sa labas ng jeep, tapon sa bintana, di ba? Tayo ba sa kung hindi natin ginagawa, may lakas ng loob din ba tayo na sitahin yung kasama natin sa jeep na nagtatapon lang ng kalat sa labas, 'di ba? Kasi yung pagsita natin sa kanila, isang paraan na rin 'yon ng pagmamalasakit o pagtuturo natin sa kanila na ay hindi tama yung ginagawa mo, 'di ba? So at least kung hindi man tayo yung gumagawa, we also encourage and educate yung iba nating kapwa Pilipino na hindi pala tama yung ginagawa nila. Kasi minsan yung iba nag-aantay lang din sila ng sisita sa kanila eh, no? Na parang, hindi, okay lang, wala naman sumisita sa akin eh. Pero pag may sumita, siguro naman baka, ay hindi pala tama, di ba? Tayo, kung tayo mismo mga magulang, yung iba sa atin, mga magulang na may mga anak, pag nakikita natin sila na nakasakay sa sasakyan, kahit before pandemic pa, turuan natin sila ng tamang pagtatapon ng basura. Anak, pag nasa sakyan, hindi basurahan ang labas ng kotse, ha? Kasi saan mapupunta yung kalat na tinatapon natin doon? Pakalat-kalat lang yun kung saan-saan, di ba? So, ituro natin kung saan dapat. At maliban doon, kasabay nung pagtatapon na yon, meron pa tayong isa pang pollution. Yan ay pollution lamang sa lupa. May pollution tayo sa tubig. Nabanggit na natin yan before, yung mga pagtatapon din ng basura sa mga anyong tubig. Ayan, sa sapa, sa ilog, iwasan natin yan. At yung isa pa po is yung pollution sa hangin, yung mga pinoproduce nating mga usok. Pag kayo ay nagsusunog ng basura, di ba, bawal na yan ngayon. Hindi kayo dapat nagsusunog ng basura, lalo na kung madadami, mga puro plastic. Ayan, yung usok na binubuga nun ay hindi maganda sa ating baga. Lalo na kung yan ay yari sa goma, di ba, hindi yan dapat basta-basta sinusunog kasi hindi yan na, nagproproduce din tayo ng pollution sa hangin. Ayan. At dahil dyan, at aware tayo sa mga pollution na nagagawa natin at nako-contribute dun natin sa ating kapaligiran, importante na mag-isip tayo ng paraan. Paano tayo makakatulong na mabawasan ang pollution na ito, di ba? Hindi pwede na, ay wala naman akong basura dito sa bahay. Okay naman, nakakapagtapon naman ako. Pero naiisip ba natin sa naiipon yung mga tinatapon natin? Malinis man yung loob ng bahay natin, pero nasa napupunta yung mga kalat na nagagawa at naproproduce natin araw-araw. Kaya dito, meron tayong 3 R's, yung binanggit ko na po kanina. Reduce, reuse, recycle. Again, reduce, reuse, recycle. 3 R's. Ano ang 3 R's na ito? Ito yung para sa good waste management.
So first is start reducing. Ano ba ibig sabihin ng reduce? Magbawas. 'Di ba? Kung ito yung konsumo mo, kung alam mo naman mas marami ka pang natatapon o mas marami kang nagagamit, you try to control kung ano yung ginagamit mo. O halimbawa, gagamit ka ng tissue sa paggamit mo sa banyo. O baka naman pwedeng magtabo ka na lang at tubig muna. Diba? O pwede namang wag ng tissue. Kung napapansin mo na medyo magastos kang gumamit ng ganito, o edi bawasan mo, i-cut mo yung iyong pagkonsumo ng mga bagay na yon. Para makatulong ka din dun sa pagre-reduce. Kung halimbawa po ay kayo ay pumapasok, ayan, pwede kayo magbaon ng tubig. Pwede kayo magbaon ng inyong sarili niyong pagkain. Kung halimbawa lalabas kayo at kayo'y bumili ng inumin, usong-uso na po ngayon yung paggamit ng mga ano po, ng mga steel straw, ayan, yung mga reusable na straw. Bakit? Makakatulong yan para mag-reduce tayo ng paggamit ng plastics, lalo na yung mga straw. Ayan. Yung mga refillable, may mga nauuso na po ngayon ng mga tindahan sa iba-ibang lugar. Refillable po yung store nila. So pupunta ka doon, may dala ka ng lagayan, tapos i-refill mo na lang yung shampoo, sabon, may mga ganon. It helps reduce yung mga plastics na na-produce natin. In our own ways din, maging aware din tayo, ay, ang dami ko palang pina-plastic. Every time na araw-araw, lalabas ako, plastic dito, plastic yung ulam, plastic lahat. Imagine natin yung kalat na na-produce natin, di ba? So, ayun, isa pa yon. Reduce, next is reuse. May mga bagay na pwede nating magamit ulit, na safe pa naman silang gamitin ulit. So, we can reuse them for sa iba pa natin gagawin. Halimbawa po, yung mga shopping bag, mga eco bags, di ba? Pag tayo ay pumupunta sa mall, imbis na ipapack natin yon na naka-paper bag, pwede naman tayong magdala ng ating mga eco bag. Una, mas convenient na siyang dalhin. Pangalawa, nakakatulong ka sa pag-reuse nung gamit na yon, na hindi every time nalalabas ka, laging ipe-paper bag yung binili mo kasi meron ka ng daladalang eco bag. And the last one is recycle. Anong ginagawa dito sa recycle? Ito yung mga bagay na pwedeng nagamit mo na at gumusto mo silang i-convert sa isang bagay na mas kapaki-pakinabang. Yung mga DIY na napapanood nyo sa YouTube or napapanood nyo sa Facebook, hindi ko alam kung mahilig din kayong mag-browse kagaya ko. May mga DIY 5-minute tutorial, paano gumawa ng pencil case na yari sa lagayan ng soft drinks o kaya lagayan ng juice, mga ganon. So marami pong mga recycled videos na para makatulong na mabawasan natin yung ating waste. Karamihan pong common ngayon is yung pagka-create ng eco blocks. Ito po yung mga hollow blocks na galing sa mga plastic. Kung aware din po kayo, meron din pong brand ng damit na nagre-recycle ng mga plastic bottles at kino-convert niya po yon sa dry fit na damit na pwedeng gamitin pang workout. So may mga iba na pong mga, how do you call this, companies ngayon, lalo na sa mga apparel, na nag-iisip ng way para makabawas sa plastic. At yung isa po sa pinaka-recent na encounter ko is yung plastic ay kinonvert para gawin siyang tela ng isang damit. At yung damit na yon ay yari siya sa plastic bottle. So imagine kung gaano ka laking tulong yung magagawa nun, lalo na sa problema sa basura. At yung mga eco blocks na yari din sa mga plastic, ginagamit na rin po siya para sa pagtayo ng bahay sa ibang lugar lang na totally sa buong mundo. May mga selected places na gumagawa na. So, ayun, makiisa po tayo doon. At next po, magsisimula yung pakikiisa natin doon sa kung paano tayo magtapon at mag-sort ng ating mga basura. Okay? So, kanina tinanong ko, ilan po ba dapat yung container ng basurahan sa bahay? So, kung kayo po ang tatanungin ko, sa bahay nyo, ilan ba ang basurahan nyo sa bahay? Ayan. Kayo po ba sa bahay ay nagsusort din ng inyong basura? Okay, ito yung mga pinagkainan, ito yung medyo may mga nabubulok. Eh, dito yung mga balat ng saging, mga balat ng gulay, ng prutas, mga napagbalatan o nagluto. Ayan, mga tirang pagkain dito lahat. O dito, nakalagay dito mga plastic, mga bottles, mga tin cans. Sa kabila naman, mga papel, mga ganon. Kayo po ba ay nagsusort din ng ganon sa inyong bahay? O ang basurahan nyo po ay isa tas all out na. Yung lahat na nandun na nakalagay, di ba? So, ayan.
Simulan daw po natin sa kung paano natin tinatapon ang ating basura. Pwede po tayong magkaroon ng tatlong containers. At yung containers na yon, ito po yung halimbawa kung paano po natin isasort yung ating mga basura. First is container number one, for items that can be returned to factories or sold to junk shops, such as mga papel, mga plastics, ayan, mga plastic bottles, di ba? Pwede pang ibenta yan. Mga metals, pwede pang ma-recycle. Ayan, may mga iba pa po na pwedeng kumukuha pa niyan. So, pwede niyong pagsama-samahin ng isang container lang. Lalo na yung mga papel, kung talagang maraming papel kayo, may mga ibang nag-iipon nun, tapos dinadala nga rin sa junk shop para ma-recycle. Ayan, container number two. Anong pwedeng ilagay dito? For items that can be composted, these are biodegradable wastes. Saan yan ang galing? Ayan, yung nabanggit ko nga kanina, mga tirang pagkain, balat ng gulay, balat ng prutas. Ayan, pagsamasamahin nyo po iyon. Hindi pwedeng nakahalo siya na lahat ng basura natin magkakasama sa isang lagayan lang. Diba? Yung basa, yung tuyo, nagsama. Yung papel, yung kanin baboy, nagsama. Hindi pwedeng ganun. Kailangan nakasort siya. At kung sinort natin sila, hindi rin pwede na after nun, pagsasamahin din natin sa dulo, no? Next, container number three. For everything else that cannot be returned to the factories and cannot be composted. O kung hindi naman natin siya pwedeng nang ma-recycle pa, hindi na natin pwedeng mabenta pa, saan siya ilalagay? Container number three. Si container number two, anong nakalagay dito? Yung mga biodegradable wastes natin. So kung hindi mo siya malagay kay one, hindi mo siya malagay kay two, saan siya ilalagay? Kay three. At pagkatapos din po nun, isusort mo na sila, babalutin mo na sila ng magkakahiwalay. Para pag itinapon natin yung ating basura, alam natin na okay, ito sa junk shop to. Etong pangalawa, pwede nating i-compost ito. Pwede tayong gumawa ng sarili nating fertilizer. Kung tayo ay plantito at plantita o meron tayong mga halaman sa labas ng bahay, pwede rin natin siyang gamitin na ano po, yung mga pesticide. Ayan, may mga pwede po kasi tayong mga DIY na pinapanood rin online na nagtuturo sa atin kung paano natin magagamit yung mga napagbalatan na natin ng sibuyas, ng garlic, ayan, na sili, may mga ganon. Ituturo sa inyo kung paano nyo po pwedeng magamit yon bilang pwedeng pesticide, anti-repellent, pwedeng ganon, o kaya naman po ay fertilizer. So, depende sa inyong mag-produce na biodegradable wastes. Pero sabi nga natin kanina sa reduce, reuse, recycle, hangat maaari, bawasan din natin yung naproproduce nating garbage o kalat, no? Kasi imagine niyo ganito kadami yung kalat sa isang araw, paano sa isang linggo, paano sa isang buwan, paano sa isang taon, saan siya napupunta? Yun talaga yung tanong, saan siya napupunta? Diba? Baka magulat na lang tayo yung kinakain natin at yung basura natin magkasama na sila. Diba? Ang dami na nating napanood ng mga videos ng mga isda na nahuli sa dagat. Ano ang laman ng tiyan? Basura, plastic, sachet ng shampoo, 'di ba? Takip ng soft drinks, 'di ba? So ano ibig sabihin noon? Kahit yung pinagkukunan natin ng pagkain, dumudumi na. So kailan pa tayong magiging concerned sa mga tinatapon nating basura? Ayan. So parati nating tandaan kung paano tayo maghahati ng basura. At more than doon sa paghahati ng basura, dapat marunong din po tayong magtapon ng tama. Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi pwedeng tapon sa labas ng sasakyan. Kung nakasakay, tapon dito, tapon dyan, bahala na. Hindi pwedeng ganun. Okay po. Next, ano pa po yung pwede natin gawin? Say no to smoke. At first po dito sa smoke na to, nakalinya, smoke belching. Ayan, binanggit ko na po kanina, ano ba ang smoke belching? Yung smoke belching, it is releasing large amounts of smoke and it is a violation not just to the law but also of everyone's right to breathe clean air. Diba? Kayo naman paglalabas kayo ng bahay, syempre gusto nyo rin na malinis yung hinihinga nating hangin. Iisa lang tayo ng hangin na hinihinga, kaya dapat ingatan natin yun. Diba? Kasi tayo rin naman yung nilanghap natin sa environment natin, diba? Yan din, yung nilanghap natin, lalanghapin din ng iba. So kung dudumihan natin ang dudumihan yun, baka balang araw, hindi na tayo makalabas na wala na tayong face mask dahil sa dumi ng hangin natin. At dahil dyan, katuwang natin ang LTO or Land Transportation Office para ma-make sure na namomonitor po yung mga sasakyan
at maiwasan na po yung mga nagsusmoke belching. Masita po sila o kaya sila po ay mabigyan ng kompromiso kung paano po nila masasaayos yung kanilang mga sasakyan at hindi na po mag-release ng mga maiitim na usok. Ito po ay hindi lang para sa ating sarili, para rin ito sa mga susunod na henerasyon. Diba? Kasi yung pollution natin, hindi natin alam kung hanggang gaano katagal yan pwedeng abutin yan. Kaya ngayon pa lang, tayo ay mag-report. According dito, pwede tayong mag-report sa LTO. Pwede nating kunin yung plate number pag nakita nyo na maitim yung usok, di ba? Imagine niyo kung maghapon yung iikot sa kalsada, nagbubuga siya ng itim na usok, kung gaano karaming dumi yon. So pwede na nating i-call kaagad yung attention ng driver ng sasakyan na yon at ma-inform ang LTO. Ayan. O kaya kung kayo naman yung pasahero, but di nyo na, kuya, medyo maitim na yung ano natin na yung usok na nabubuga ng sasakyan natin, nagpa-check na po ba kayo? Pwede naman sigurong ganun. Ayan. So next, say no to smoke. Isa po na pinag-usapan natin kanina, anong type ng gas ang magandang gamitin lalo na pag kayo po ay may sasakyan? At yun po ay ang unleaded gas. Unleaded gas, use of unleaded gasoline as fuel so your vehicle won't release lead into the air. At yung lead po kasi ay hindi din po yan maganda sa ating kalusugan. Kaya unleaded, walang lead. Para hindi po siya makapag-release ng isang type ng gas na pag ginamit ng sasakyan natin ay hindi tayo magre-release ng lead sa environment. Di rin natin yan mahihinga, di ba? Ayan. May mga iba rin pong invention. I just don't know kung aware po kayo. May mga ilan na pong mga invention na gumagamit ng tubig sa sasakyan, no? At yun yung ginagamit na fuel. Instead of fuel talaga or gasoline, ang gamit ay tubig. Tapos sa tambutso, ang lumalabas, steam, para usok siya pero medyo, yun nga, yung steam medyo mainit. Tapos may nagdi-drip lang na tubig. As in, tubig po yung ginagamit. Ayan. So may mga ganun na pong invention ngayon. Next, say no to smoke. Another thing is that watch out for factories and industrial plants. Ayan, makikita nyo dito sa ano na to, sa picture. Dito pa lang makikita na natin na ano po, pag meron kayong naobserbahan na hindi sumusunod sa tamang protocol, alam nyo yung nagkukos ng pollution sa environment natin, maging responsable tayong mamamayan sa pagre-report nito saan naman? Sa DENR. So tayo naman po ay pupunta sa Department of Environment and Natural Resources or DENR. Ito po ay para sa mga factories, industrial power plants na nagre-release ng pollutants o ng pollution sa ating environment. So pag mga factories, industrial plants, saan tayo pupunta? DENR. Kapag mga sasakyan, nagsismoke belching, saan tayo pupunta? Land Transportation Office, LTO. Ayan po. Next. Sunod. Ang sunod dito na isa pang suggestion na pwede natin gawin, I think organic. So kanina nabanggit ko po, meron tayong mga wastes sa kusina, yung mga napaganita na ng prutas, ng gulay, mga balat nun. Ano pwede natin gawin? Fertilizer or pesticide. Kung wala naman talaga kayong pagagamitin, baka may kapitbahay kayong gustong gumamit nun, you can give out yung inyong mga organic materials o yung mga organic wastes. Pero kung talagang wala na po talaga kayong mapagbibigyan o mapagpapasahan nun, at least i-separate nyo siya dun sa iba nyong basura. Sabi ko nga kanina, hindi pwede na yung mga basa, yung mga wet na nagamit na natin, mga wet goods, mga leftovers, kasama ng papel, kasama ng plastic, hindi sila dapat magkakasama. Dapat na paghihiwalay pa rin natin sila. Okay? Ayan, next po. Be a pollution fighter. So ano yung call natin? Bakit natin inaaral to? Maliban dito, ito yung mga iba sa ito yung mga proyekto na pwede nating gawin or simulan sa ating komunidad na pwedeng magtulong-tulong po tayo na mabawasan yung pollution natin sa ating environment. Kung ikaw naman ay estudyante pa lang, ay ikaw ay nag-aaral pa lang, not necessarily na ikaw yung mag-i-initiate nito, pero pwedeng maging aware ka, mag-share at tumulong doon sa mga proyekto na ito. Ano po ba yung proyekto na ito? Start a composting project. Kanina nabanggit ko, wala kang mapagpasahan ng ano, wala kang mapagpasahan ng mga napaggamitan mo ng mga resources. Anong pwede mong gawin? So you can actually create a composting project. You can ask your barangay, town leaders, makipag-communicate. Ayan, or mag-ask kayo, meron po ba kayong project about composting?
may nagawa na po ba kayo na ganito? Kasi gusto ko po mag-participate. May marami po akong kanin baboy. Hindi, marami po akong ano, leftover. Merong mga waste po ako na pwedeng ibigay. Baka may pinagagamitan po kayo nun. Or, kung wala naman talaga, ikaw na mismo yung mag-initiate kasi baka may iba, nag-aantay lang din sila ng gagawa nun at so-support sila. So, composting is not only disposing your garbage, but it also produces material called humus, and this can be used as fertilizer. So, yung mga wastes natin, again, pwede siyang ma-convert into humus, magpo-produce siya ng material na humus, at ito po yung ginagamit na fertilizer sa mga halaman natin, sa mga pananim. Next po, sell used papers, plastics, bottles, and metals. Kanina, na-sort natin yung basura, ano yung pwede natin gawin? Pwede natin silang i-recycle, o kaya naman, pwede natin silang, yun nga, ibenta na lang po. So you can build a bodega in your neighborhood. Mag-create po kayo ng room sa bahay nyo. Pwedeng ipunin nyo muna sila. Ngayon, pag feeling nyo, medyo marami-rami na to, ayan, pwede nyo nang ipa-pick up at pwede na siyang ibenta. Then you can sell them to junk shops or factories that buy back these materials. Kung hindi naman, yung kahit yung mga mismong ano po, mga garbage collector, sila mismo sinosort pa nila yung basura eh. Ako na-observe ko yon. Pwedeng ibigay nyo na rin sa kanila kung if you do not have any intention na kayo po ay magbenta ng plastic bottles, ng metals, or ng papers, pwedeng ibigay mo na lang sa kanila. Kasi sila rin naman yung mag-iipon at sila na rin yung magbibenta noon. So we can do that. Kaya nga, dapat nakasort siya ng maayos, nakahiwalay siya dun sa ibang basura mo para siya din mas madali niyang isama-sama yung plastic, yung bottles, at yung metals. So then you can sell them. Kung ayaw mong ibenta, ibigay mo sa iba na nagbibenta noon. Nakatulong ka na sa environment mo, nakatulong ka pa sa iba ring mga workers o sa iba ring mga, lalo na ngayon, affected ng COVID. So you can distribute the earnings among the members of the community. Kung hindi naman sobrang laki, pwede yun na nga, ibigay mo na lang dun sa nag-iipon para sakat siya na yung makinabang. Or you can just also use the money for other community projects. Pero kasi pag bahay-bahay lang siya, specific sa bahay mo, hindi naman kasi ganun kadami ring plastic bottles yung naproproduce natin weekly. Tama? Ang pagkuha ng basura weekly. So, hindi naman totally madami yan. Kaya, yun nga yung suggestion ko. Kung di kayo nag-iipon, kung gusto nyong magbenta, ipunin nyo muna. But you need space kung saan nyo ilalagay yung mga basura na yon. Ngayon, kung hindi naman po, then pwede nyo nang ibigay sa iba po na magre-recycle at magbebenta na. Next, be a pollution fighter. Ito po yung example ng pictures po ng mga junk shops. Ayan, kung may ganyan pa po sa inyong lugar, pwede kayong magbenta. Pero ngayon kasi may specific na lang silang binibenta eh. Or how do you call this? May specific lang po sila na tinatanggap. So dati kasi may mga bakal, may mga ganito, plastic bottles or papers. Pero may iba puro paper lang yung tinatanggap. May iba puro plastics lang. May iba puro panso, may mga ganon. So depends. Ayan, next po. Organize a water cleanup in your community. So, pwede po kayong magkaroon ng initiative. Paano natin malilinis yung mga kanal? Pwedeng every two, depende po yun. Makipag-coordinate po kayo sa head ng inyong neighborhood para ma-initiate o masimulan itong proyekto po na ito. So, we can join forces, clean water, consult your barangay leaders, o kaya naman consult your home association president. Ayan, in our office, kung medyo mas malaki yung project nyo, pero kung dun lang naman po sa pinaka-area nyo, kahit yung tulong po ng ating mga local barangay officials, ayan, to go out for this clean-up project. May mga iba po, coastal clean-up yung ginagawa, pero hindi naman kailangan na yung unang step nyo ganun kaagad kalaki, di ba? Hindi naman kailangan bongga kaagad na ganun yung target natin. Kahit sa simple nating lugar muna or area natin, simula natin yung clean-up. Yung mga kanal, di ba? Ayan. Next po. So, ito yung isang halimbawa kung paano po nagki-clean up. And kung may mga ganito po, offer our service for free. Kung may mga ganyan po sa community natin na may mga tao nang nag-i-initiate na magkaroon ng pagbabago, ng paglilinis, we can give spare our time para mag-participate doon sa activity na yon. Kasi minsan lang naman siya mangyayari. Pangalawa, lahat din tayo makikinabang. Kung super-super wala ka naman talagang time, may ibang mga tao ang ginagawa nila, di prepare food, ayan, para dun sa mga naglilinis, sa mga nag-aayos. So, ibig sabihin, hindi lang nalilimit sa isang aksyon yung pwede mong maitulong. Pwede ikaw yung nag-initiate ng activity. Kung hindi naman, pwede kang mag-participate. Yung participation mo, may iba-iba ring
anyo yun. Pwedeng ikaw mismo talaga yung naglilinis. Pwede rin naman ikaw yung nag-prepare ng food. May iba naman, they give cash para dun sa mga nagtrabaho. So it depends kung paanong paraan nyo gustong tumulong. Pero ang call natin dito ay mas marami yung magtulong-tulong para mas malaki po yung ating magawang effect, diba? Change sa community. Watch out for smoke belchers. Belchers. Kasi nga, ito po ay nagre-release ng maitim na usok sa ating environment at hindi dapat nangyayari po ito. Iwasan na po natin ito, lalo na at marami na pong pollution ang na-encounter ng ating environment at kailangan tumulong po tayo na mabawasan po ito. Ano po? So, be a pollution fighter. So again, pag smoke belching, LTO, kapag mga factories nagre-secrete ng mga maduduming usok, ayan, maduduming pollutants, DENR. And bago po natin tapusin ang ating pag-aaral ngayong gabi po na ito, tandaan po natin, let us remember itong mga important terms. Ayan, kasi mamaya, sa susunod na ating pagtalakay with Tutor Happy, babalikan niya po ito at i-review niya rin sa inyo kung ano po ba yung naaral natin ngayong linggo. So first is, kailangan nating tandaan, everyone can prevent fight pollution. Ano yung kailangan nating gawin? Mag-participate po tayo. Kung walang pagpa-participan, you can do the initiative. You can join or initiate the activity. You can prevent pollution in your home by, first, practicing the 3 R's in waste management, reduce, reuse, recycle. Again, reduce, reuse, recycle. Next is, throwing your garbage in proper containers. Dapat may tamang label or meron kayong at least 2 or 3. Kung hindi talaga kaya ng 3, at least may 2 kang lagayan sa bahay at turuan ng inyong anak. Paano ba talaga mag-sort at magtapon ng basura? Pag nasa labas ng bahay, saan ba dapat nilalagay ang basura kung walang nakikitang garbage sa paligid? Iiwan na lang ba yan sa paso? Di ba minsan may mga malalaking paso ng halaman, pagtingin mo may lagayan ng, ang tawag nito, pinagkainan ng street foods, 'di ba? May sauce pa. Bakit nan iniwan? Kasi walang makitang mga basurahan. Parang isa din 'yon sa na-observe ko actually. Siguro 'yun din yung reason bakit yung mga ito ay personal kong opinion. Siguro 'yun din yung reason bakit may mga Pilipino din na san-san lang din sila naglalagay kasi pag lumabas din sila, wala rin silang makita nga namang enough na basurahan. Kung may basurahan man, isa tapos puno pa, 'di ba? E sino nga naman ba yung gustong magdala ng basura? So siguro magandang call na rin yon. Or pwedeng kung kayo ay magpa-project sa inyong community, member kayo ng SK, may kakilala kayong SA, o meron kayong mga kakilala na pwedeng mag-initiate ng project na yun, baka pwedeng magdagdag din tayo ng mga basurahan sa mga pampublikong lugar. Kasi siguro, again, ito ay personal kong opinion, kaya siguro yung iba rin ay nagtatapon kung saan-saan kasi wala rin silang nakikitang lugar na dapat nilang pagtapunan. That's why they throw anywhere. Ayun. Yun lang naman. Baka naman may mag-sponsor ng pabasurahan sa ano. Anyways po, next, watching out for smoke belchers and using organic fertilizers and pesticides galing po dun sa mga pinagamitan natin sa kusina ng mga biodegradable materials. You can help prevent and fight pollution in your community by doing, again, organizing composting project, selling reusable and recyclable waste materials. Dito po sa aming subdivision, may ganun eh. Merong initiative yung COA. Nag-announce sila bahay-bahay, okay, mga kolekta po kami ng ganito, ilabas nyo na yung mga plastics nyo, iipunin na yan, ganyan-ganyan. And then, yung napagbebentahan po nun, nagagamit po yun para sa ibang mga projects po ng COA. Yung never nagkakaroon ng activity. Next, initiating water cleanup. Kung hindi naman kayo nag-initiate, you can join and participate with your time and kung anumang effort yung pwede yung i-share. And lastly, setting up an air pollution watchdog group. It depends, pwede po kayong makapag-set up kung wala naman po kayo doon. Kayo mismo, pwede kayong magbantay at pwede kayong mag-report pag may nakikita po kayong illegalidad sa inyong paligid. Ayan, so ito yung mga bagay na natutunan natin ngayon na sana po ay tatandaan nyo. At maliban sa pagtanda, sana kahit pa konti-konti, may 1, 2, 3 man lang dyan na magagawa natin para makatulong po tayong labanan ang pollution. So ako po ulit si Tutor Marge, kasama po si Tutor Joy para ihatid sa inyo ang mga lesson ng IELTS LS2. Next week, abangan nyo po si Tutor Happy naman
ang magdi-deliver ng ating LS2 Elementary Lesson for Science. At bago po ako sa inyo magpaalam, nais ko po sanang magpasalamat sa mga nanood at nakinig hanggang ngayong oras po na ito. At tumutok po kayo sa ating LS2 High School naman po Science together with Tutor Chadi and Tutor F. So muli, magandang gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panoorin niyo po ang mga Etolife sessions po natin araw-araw. So magandang gabi po sa inyo at salamat po. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Etolife tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Etolife Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Etolife!